mga idol, may napanood naman ako mga idol. Kaya kahapon may nag-trending na ano nung try ay yung ano yung naghahatid ng mga ano, parcel ba? Kawawa ba naman yung driver? 1,000 pa naman yung ano yung parcel na yun. Tapos sinisisi yung driver na iskam daw siya. Grabe. Ano ba naman yung mga nagiging ano yan? Dapat kung ayaw nyo nang maiskam yung mga mayayaman dyan, ano kayo? Pumunta na kayo ng SM, hindi yung puro Lazada, Shopee, tapos hindi kayo marunong tumingin sa mga review. Dapat kung mag-order kayo sa online, ano nyo na, tawag dun. Double check nyo palagi yung mga reviews para hindi kayo makakaabala rin ng ano, ng mga ano natin, driver, mga ganun na mga naghahatid ng parcel, nakakaawa naman yun, mag-ano lang yun. Hindi naman nila kasalanan yun kung anong laman, anong binubuksan ba nila yun para hindi naman nila alam yung detalye kung ano yung ano nyo eh, kung ano yung in-order nyo eh. Dapat huwag na kayong mag-online kung hindi kayo ayaw nyo sa mga risky na ganun. Magano kayo, punta lang kayo ng mga mall. Kung ayaw nyo talagang ma-scam, diba? Kasi doon, makikita nyo talaga yung ordering nyo. Yung sa mga ano, online kasi. Pag yung mga walang review, tapos na-order ka kasi mura. Mamumura. So yun guys, kunting paalala sa ating mga kababayan para hindi kayo nakaano ng mga rider natin na nagperwisyo kayo. Puti sana kung ikaw lang ang ano, customer, marami pang hinahatid yan. Peace out RS mga idol, thank you so much.